Binasa po natin sa kasulatan ang isa sa mga pinakakilalang-kilalang kasaysayan sa Old Testament. That was when God tested Abraham. Ito pong si Abraham was a man of great faith. At sa Genesis 17 po 1-6, ipinangako sa kanya ng Panginoon na itong si Abraham ay magiging ama ng napakaraming mga lahi. But Abraham was already 99 years old when that promise was made. Nung pinangakuan ng Panginoon na si Abraham ay magkakaroon ng maraming mga anak at mga apo at mga apo sa tuhod and many descendants, he was already 99. And it took about many years before the promise happened, before the promise could take place. At nung si Abraham po ay nagkaroon nga ng anak, kaisa-isang anak na lalaki, si Isaac, nung po ang batang ito ay magbibinatilyo na, ay isang araw ay tinawag ng Panginoon si Abraham. At sabi niya, Abraham, Abraham, ibigay mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac. Si Abraham po ay tumugon at kinaumagahan the following day, ay naglakad na siya kasamang kanyang mga dalawang katulong na lalaki, dala niya ang bata, dala niya ang lahat, at siya po'y sumunod kung saan sinabi ng Panginoon siya'y magpunta at ialay ang kanyang anak na si Isaac. At nung papatslangin na lamang po ni Abraham ang kanyang anak, papatayin para sunugin doon sa ibabaw ng siga, nakita ng Panginoon ang katapatan ng kanyang pananampalataya, at siya po'y pinigil ng isang anghel at sinabing, huwag mong patayin ang bata, naalaman na ng Panginoon ang iyong katapatan. At sa paggatong hayop po ni Abraham ay nakita niya na may isa pong hayop na ang kanya pong sungay ay nasilo ng mga tinik. At kung gaya po, yun ang kanyang hinuli at yun ang kanyang inoffer as a burnt offering to the Lord our God. Kung kaya po, sinabi, the Lord asked for the offering and then the Lord provided the offering. And because Abraham was able to be truthful to the Lord and to prove his faith, lalo po siyang binless ng Panginoon at natupad ang pangako sa kanya at naging ama nga siya ng mga bansa. Ano po ang ating matututunan sa kasaysayan ni Abraham? Tingnan po natin ang test kay Abraham. Tayo po tinetest din ng Panginoon araw-araw. Pag nakita natin kung paano siya tinest, malalaman ngayon natin how Abraham was tested. Sabi po sa kanya, take your son, your only son, Isaac, whom you love. Nung pong hiningi ng Panginoon si Isaac, hindi po minaliit ng Panginoon ang value para madaling maibigay. Pinaka-diin-diin ng Panginoon, take your son, your only son, whom you love. Bakit po kaya si Isaac ang hiningi ng Panginoon? Because the Lord wants the best. Could it be that Isaac was best loved by his father? Obviously. Marami pong nagtataka bakit daw hindi si Sarah ang hiningi ng Panginoon? Alam na po natin ang sagot. The dearest, the best. Could Isaac be taking too much of Abraham's time? Na dati ang kanyang pananalig sa Diyos at ang pakikipagniig sa Diyos ay gano'n na lamang. Baka ngayon ay panay na ang kanyang spend ng time sa kanyang anak, nababawasan ang kanyang fellowship with the Lord. At nailalayo na kaya ni Isaac ang kanyang anak sa Panginoon? And so, therefore, whoever was the best, whoever was the most loved, and whoever stood between God and Abraham, God asked for. Si Isaac ang hiningi. Ano po ang tugon ni Abraham? Yes, Lord. No hesitation. Walang sama ng loob. Walang pangamba. Walang agam-agam. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw. Madaling araw pa lang, umalis na siya para sumunod sa Panginoon. Madali kaya, mga kapatid, na sumunod? Madali kaya para kay Abraham ang kanyang ginawa? What made it difficult, very and extremely difficult for Abraham to obey? Tingnan po natin ang mga rason kung bakit naging napakahirap kay Abraham para sumunod. Una po, yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Love for his son. It was his only son. Gano'ng karami sa inyo ang paghininga ng Diyos ng anak ay iaalay nyo nga? Maski marami kayong anak. Ito, nag-iisang anak. Love for fellow men, make it difficult for us to obey God. Dahil mas mahal natin ang tao. We are ungrateful creatures because we place creation above the Creator. Love for son made it difficult. What else? Common sense, mga kapatid. Common sense made it very, very difficult for Abraham to obey. Bakit? 99 years old na siya nung ginawa yung promise.
It took several years bago siya magkaanak. Binatilyo na to. At least Abraham was 110 years old. Paano pa siya magkakaanak uli? Paano pa? E ipinangako, magkakaroon ka ng maraming anak. Common sense made it difficult for him. There is another difficulty, mga kapatid. The difficult journey of an old man. Matanda na yung tao, 110 years old. Sinabi ng Panginoon, dalhin mo ang iyong anak, i-offer mo sa bundok kung saan ko sasabihin sa'yo. Alam niyo po, tatlong araw siya naglakad. At nung ikatlong araw, nakita niya po ang ituktok ng bundok. Wala pa siya doon. Wala naman siyang sinakyan na bullet train. Wala naman siyang sinakyan na taxi. Nilakad lamang po niya ito in his adventures. Na imagine niyo ang kanyang paa na tumatama sa mga matutulis na bato, natatapilok. At dala po niya, mga kapatid, ang apoy. Wala pang posporo nung araw. Pag sinabi na offer of burnt offering, let's say sa Tarlac, dala mo ang apoy mula dito patungong Tarlac at ang lahat ng fuel na kailangan mo para huwag mamatay ang apoy na yun dahil wala namang lighter, walang posporo. Dala po ang apoy. At dala ang panggatong. Nakita niyo yung ilang, nakita niyo po yung desert, wala kayong makikitang panggatong. Ganyan ang lugar na yun. Kaya pati panggatong dala. Biruin nyo naman yan. I-offer na nga ang anak. Maglalakad pa. Dala pa ang panggatong. Dala pa ang apoy. And besides, he had 3 days to change his mind. Gano'ng karami sa atin ang pag sinabi natin, o sige Panginoon, susunod ako. Tapos maya-maya, ay napasubo yata ako. Binigyan ka lang na isang oras, nagbago ng isip. He had 3 days to change his mind. And it was difficult. Mabuti sana, dalian na yun, nang matapos na. Tatlong araw na yung bata kasama mo, pinapakain mo, magluluto kayo para kayo nagpipiknik pag inabot ng gutom. Walang kamalay-malay yung bata, siya palang i-offer mo. Kaya ba ng dibdib nyo yan, mga kapatid? Another reason that made it difficult to obey God was the issue of murder. Imagine, papatay siya. Genesis 9:5-6, ipinagbawal na po ang pagpatay. Sabi niya, ano ba to? Ano maklaseng Diyos to? Bakit ganito? At alam niyo mga kapatid, mayroong isang napakalaking factor why it was so difficult for Abraham to obey God and offer Isaac. Alam niyo po yon? What will Sarah say? Anong sasabihin itong ina? Kung pagbalik ko, eh wala na yung anak at nai-offer ko na pala dun sa ibabaw ng bundok? Ano ang sasabihin ni Sarah? Napakahirap po yan na ang inyong kapartner sa buhay ay hindi agree sa inyo sa inyong gagawin. At ang anak ninyo ang i-offer? Siguro World War III. What will Sarah say? May mga iba nga dyang asawa, disiplinahin lang ng kanilang asawa yung anak, yan nagkakagalit sila eh. Ito pa i-offer? What will Sarah say? Ang kasaysayan po ni Abraham, mga kapatid, ay merong message sa atin. Sa atin ngayon, what makes obedience very difficult? Hindi po nagbago ang sitwasyon, libu-libong taon ang dumaan, ang Diyos ay pareho pa rin, at ang tao ay pareho pa rin. What makes it difficult for you, brother and sister, and for me, for all of us to obey God? Hindi ba ang ating pagmamahal sa ating kapwa-tao? Love for your son, for your daughter, love for your husband or wife, for your mother, for your father, for your auntie, for your aunt, love for your boyfriend, for your girlfriend, makes it difficult to obey God. Abraham taught us one great lesson. Put God first. Huwag bayaan na ang pagmamahal natin sa kapwa-tao maging dahilan para huwag tayong sumunod sa Diyos. Lalo ko ang taong yan ay pumipigil-pigil sa ating paglago, pumipigil-pigil na tayong makakilala sa Panginoon. Don't allow any creature to stop you from going to the Creator. And yet, now, it is difficult to obey God dahil sa pagmamahal sa kapwa-tao. Marami sa ating mga kababaihan, ang mga boyfriend nila ayaw, ay ano, magpapastor ito, ay ayaw ko na, lilipat na ako ng ibang boyfriend. Dahil baka hindi na ako makabili ng rice cooker. Baka hindi na ako makakain ng masasarap. May mga pangamba, ayaw ibigay. Dahil common sense tells them na, ay, mahirap sa ministry. Huwag na lang tayong sumunod. Bayaan mo na yung iba. Isusupport natin sila, pero huwag ikaw. Common sense makes it very difficult to obey God. The doctrine of giving is the word from God. And we are at no liberty to be God's editors and censors. We present the word of God the way He wants it presented. And so we teach tithing. We teach giving to the church. Hindi natin yan teaching. It's the teaching of the Lord. It is our obligation to teach it.
Alam niyo po, maraming mga leaders, maraming mga teachers, they hesitant na i-touch po ang topic na ito. Pero para po sa atin, sino tayo para mamili kung alin ang ituturo at hindi? Lahat ng sinabi ng Panginoon, ituturo natin. And one of that is giving. Sabi ni Baay, sabi ko na nga ba itong Bible study na ito, racket. Sabi ko na nga ba, negosyo yung mga relihiyon. Hindi po tayo nagne-negosyo. But God teaches us to give to the church so that the church could survive, the church could march triumphantly and win souls. Kung wala pong gasolina, hindi aandar. Kaya kailangan ang mga tao, ang mga anak ng Diyos, sila ang nagsusupport sa gawain ng Panginoon. E sasabihin ng iba, common sense, ano? Magta-tithe ako? Itong ang aking kitang to, kulang pa? Magta-tithe pa ako? Common sense tells me that I cannot do it. Alam niyo po yung common sense, pag sinunod natin, hindi tayo magtatagumpay. God is more intelligent than our common sense. And God, in His infinite wisdom, decreed that we must tithe. Kaya nga sabi ng Panginoon, subukin ang kanyang katapatan kung hindi niya bubuksan ang pinto ng langit at ibuhos sa atin ang napakaraming biyaya na hindi magkasya. Ano, magbabible study pa ako? Pagod na nga ako mag-office araw-araw. Tama na yun sa Sunday. Ano, may Sunday school pa? Ang aga naman, Linggo na lang ako nakakagising ng tanghali. Tama na yung worship. Common sense naman. Siyempre, kailangan natin magpahinga. Alam niya, yung common sense laging ginagamit kung saan nagagamitin natin yan to obey God. But don't use your sense that God put there in our bodies para natin labanan ang God sense. God sense is superior, infinitely superior to common sense. When your common sense tells you to disobey God, do not listen. Because God sense is far better. Alam niyo po yung naranasan ni Abraham, it was a difficult journey. Gaano sa ating karami ang nahihirapang sumunod sa Panginoon, hindi sumusunod dahil mahirap. Ang taas-taas naman ng building na yun. Pag anniversary na lang ako pupunta dyan. Para makita naman ako ng husband ko sa video. Ang hirap naman magpunta, ang layo, tatlong lipat kami ng sasakyan. Para mag-Bible study pa. Ang hirap naman gawin ito, ang hirap naman sumunod. Tandaan natin pa mga kapatid. Tatlong araw of difficult walk, paakyat sa bundok. Mount Moriah is now Jerusalem. It is the highest place in that area. Paakyat po ng paakyat yan. May mga matatarik na bangin. Sumusunod lang ba tayo sa Diyos pagka convenient? Pagka inconvenient, hindi na. Pag lang madali, pag mahirap, ayaw na. Alam niyo po, every willing heart will find a reason to obey God. Every unwilling heart will find an excuse not to obey. Pag ang ibinibigay na ay excuse, alam mo ang puso, ayaw mag-obey. Di ba may kasabihan, yan daw babae, pag umibig kahit ikulong mo sa kahon na bakal, nakawawala para makipag-date sa luneta. Dahil gusto. Sabi, yun naman daw mga lalaki, malayo may malapit din, pilit ko rin mararating. Huwag lang masabi mong di kita ginigiliw. Kahit malayo, pwedeng manligaw, pero pag Bible study, ang layo naman. Ang babae hindi makalabas ng bahay dahil umuulan naman. Pagka po nagbigay ng excuses, alam natin ang puso, malayo sa Diyos. I don't want to judge anyone. Let's judge ourselves. Pag may mga excuse, ayaw. Kasi kung gusto, no matter what, kahit gumapang yan, darating dito dahil gusto. Pagka marami mga rason, ayaw lamang. Difficulty makes it difficult to obey God. Abraham surmounted that difficulty of journey of 3 days. Dala-dala pa ang kahoy, dala-dala pa ang apoy. Sabi ng iba, magbibigay na nga ako dito sa church na to, ako pa ang naghuhugas sa kusina. Sobra na to. Ako na nga ang nag-donate ng silya, ako pang nakatayo. Nakita niyo po si Abraham, anak na nga niya yung i-offer, siya pang nagdala, dala pa niya yung apoy, maglalakad pa siya, doble-dobling difficulty ya. Alam niyo, pagka tinetest tayo ng Panginoon, pinapahirap niya para malaman niya kung hanggang saan tayo. Talagang maraming hirap, dugtong-dugtong, para maging easy for us to disobey. But we know how the Lord tests us. Difficulty after difficulty after difficulty. Siguro si Abraham, kung sinabi lang, i-offer mong anak mo, o sige, eto na Lord. Eh pero ano, ako pa rin ang maglalakad? Ako pang magbubuhat?
dadaling ko pa yung apoy, dadaling ko pa yung kahoy, ang layo-layo pa, aakit pa ako ng bundok. Huwag na. Many of us are willing to suffer for God, pero may limit. Hanggang dito ka lang, Diyos. Beyond this, hindi mo na pwedeng galawin. Akin na to, private space. Do we limit our faithfulness to the Lord? At pagkatapos, meron nga po siyang mahigit 3 araw to change his mind. Gano'ng karami sa atin, ang nung youth camp, nagtaas ng kamay, dinededicate ko ang aking buhay sa Diyos. Nasaan ka na ngayon, kapatid? Are you in the ministry? O napagbago ng panahon ang iyong commitment? Abraham had 3 days to change his mind. God also gives all of us many days to change our minds, to test us about how serious we are when we made our commitment. Are you going to fail? Are you going to use time in favor of your commitment? Or are you going to let time be against you? Marami po dyan, talagang pag nakarinig ng magandang message, taas agad, magkocommit ako, magtatrabaho ako sa ganyang ministry, sa ganitong department ng church, sa ganon. After 3 days, sabi ng makibigan, huy, sobra na yan, baka dumampas ka na sa langit yan. OA na yung kabanalan mo. Ganito, ganyan, may picnic tayo ngayon. Nakakalimutan na ang commitment. You have time to change your mind, but be responsible for that change of mind. At ito po ang nabanggit kanina, ang isang maging napakabigat siguro talaga kay Abraham, yung asawa. Siguro, kabilin-bilin na ni Sarah yung anak. Oh, baka yung anak mo mahulog. Bantayan mo yan. Oh, ito ang kanyang lotion. Baka mainitan yan. Baka ma-sunburn. Ito ang mga tupperware ng mga sago. Pagka initan yan, painumin ng gulaman yan para maalamigan. Itong kumot pagkagabi, bili ng ina eh. Tapos babalik ka, walang anak. Sino mga kapatid ang Sarah sa inyong buhay? Maaaring lalaki yun o babae. Sino ang Sarah sa inyong buhay na pag nagsalita na siya, nakaka-disobey na kayo sa Lord? Meron ba? Dapat wala. Pero yung dapat, hindi lagi nangyayari. Madalas may Sarah. Pag sinabi ni Sarah, hindi ka mag-BS ngayon, magsisini tayo. Yes, mahal. Pagka pinigil tayo ng mga iba't ibang Sarah ng ating buhay, hindi na tayo umaattend. Hindi na tayo nagbibigay sa Panginoon. Don't let anybody be a Sarah in your life. Kung sino man yun, mahal nyo siya, mahalin nyo siya, pero ang pagmamahal sa Diyos, dapat above. Sino ba ang lumikha sa atin? Pag ba meron kayong danger, kanina tayo nagdarasal? Sa kanya ba? Pag may sakit tayo, sino nagpapagaling? Siya ba? Sino bang namatay on the Mount of Calvary for our sins? Siya ba? Pagkatapos, ilalagay natin above God. That is in gratitude. Sinasabi natin tayo mga Pilipino, magaling tumanaw ng utang na loob sa kapwa-tao. Pero ang nating utang na loob sa Diyos, tinatanaw ba natin yan? Do not allow any person to be a Sarah in your life. At alam niyo po, nung natapos ang trial, may na-discover si Abraham. Abraham discovered a great truth. And I want all of us to discover that if you haven't yet, you know what truth Abraham discovered? Whatever is placed on God's altar cannot be lost. Maski ano ang ilagay ninyo at ialay sa Panginoon, hindi pwedeng mawala. Yung ayaw niyong ibigay, yan ang nawawala. In Christian life, you keep only what you give away and you lose what you work so hard to keep. Whatever is placed on God's altar is not lost. Sinabi niyo, ay, ibinigay ko dun yung aking tithe. Sayang, nawala na. Hindi po yan nawawala. Lumalago lalo at ibinabalik ng Panginoon sa atin ng blessing. Yung mga tao na iniaalay natin sa Panginoon, Lord, abala sa ministry ko ang taong ito. Abala sa aking growth. Iniaalay ko sa'yo. I'm willing to let go of this person. Baka ang Panginoon palalong kumilos para maging mapagtibay ang relationship niyo at makasama mo sa faith. Pero habang binabayaan mong abala ang taong ito, hinding-hindi na kayo magkakasundo at ang buhay mo laging miserable. Ayaw mong ibigay yung tao, ayaw mong ibigay yung relationship, ayaw mong ibigay yung bisyo, ayaw mong ibigay yung talent mo, yung time, yung treasure, dahil sayang, lalong nawawala. Ibigay mo yan sa Panginoon at sabi niya, I will return 100-fold. Pero huwag naman tayong magbigay dahil gusto natin yung 100-fold.
Maibigay, kunwari lang to, ibabalik naman, 100-fold pa. Willing tayo, na kung hindi ibalik, talagang okay, goodbye. Wala. Whatever is placed on God's altar can never be lost. Sabi sa Matthew 10:39, he who loses his life for my sake will find it. Yung magbabaliwala sa kanyang buhay, yun ang nakakakita ng buhay. Matthew 6:20, lay up for yourselves treasures in heaven. Only that which we give up at the altar of God is what we will have in eternity. Ano po ang mga naging resulta ng pagiging masunurin ni Abraham? What were the results of his obedience? God became Jehovah Jireh. Siya ang nag-provide. Nung luminga siya, nakita niya meron na pong hayop na nandun at nahuli ng mga tinik, hindi makaalis. Yun ang inoffer. God asked for the offering. God provided the offering. Saan pa tayo? Kailangan lang tayo ay faithful. And God made a greater covenant and took an oath by His name to fulfill it. And of course, what else was the result? God blessed Abraham with multitudes of offerings, especially the one offspring, the Lord Jesus Christ, whose name is above every name. The Lord blessed Abraham because he was faithful. What about us? What does the Lord want from us? I'm going to give you 5 things that the Lord wants from us. Among many, just 5. And I want you to rate yourselves. Gegrade nyo mga kapatid ang sarili nyo ng 20 points for each item. 5 times 20, 100 ang perfect grade. Tingnan natin ang grade natin pagkatapos. Kayo lang yan, huwag nyo sabihin sa inyong katabi. I want you to follow and grade yourselves. The Lord wants the best of our love. Deuteronomy 6:5. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Lahat, lahat. Anong grade nyo mga kapatid? Start computing. The second, the Lord wants the best of our gifts. Ang mga handog. Leviticus 27:30-32. All the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the trees, is the Lord's. It is holy to the Lord. All the tithes of the herds and the flocks, every tenth animal shall be holy to the Lord. Do you tithe? Do you support God's work? Do you support missionaries? Do you support organizations that spread the gospel? Meron daw pong isang maigling kasaysayan, bayaan yung ulitin ko sa inyo, meron daw pong isang perang papel na 100 pesos at meron isang perang papel na 5 pesos. Meron po silang amo, ang kanilang amo isang Christian. Minsan nakikita sila sa pitaka, minsan gagastusin, magpapaikot-ikot, minsan magkikita na naman sila sa pitaka. Minsan nakita sila, sabi ng 100, ang lutong-lutong niya. Huy, 5 pesos, ang tagal na tayo hindi nakita, kumusta ka ba? Ito, okay lang. Yung 5 pesos naman, durug-durug na, lumaluma. Masabi niya sa 100, ikaw, kumusta ka? Mukha yatang matagal na kitang hindi nakita. Ah, alam mo naman ako, yung amo natin, eh, alam mo naman yan. Lagi niya ako, tsaka yung mga kasama ko pang 100 bills, lagi niya kaming dinadala kung saan-saan. Eh, saan-saan naman kayo dinadala? Ah, nadadala kami sa mga cash register ng Rustans, sa mga cash register ng mga aerobics classes, sa mga cash register ng mga restaurants, lahat ng mga mahal, yung mga class, diyan kami nagpupunta, diyan kami dinadala ng ating amo. Sabi niya, eh, ikaw naman 5 pesos, saan ka naman nagpupunta ba? Sabi niya, 5 pesos, the same boring place. Eh, saan nga? Eh, alam mo naman yung amo natin, Christian, okay, punta nang punta doon sa basket. Bakit nga ba yung mga Christian, yung mga malulutong na dadaanin, ibinibigay kong kani-kaninong establishmento at sa church na lang mga barya-barya dyan? Sana hindi ito totoo sa ating buhay. Malakay 3:10, sabi, will man rob God? And yet, you are robbing me, the whole nation of you, because you are not giving me your tithes, sabi ng Panginoon. Rate yourself, that's our second. Ilang points na ba ang inyong kinikita, mga kapatid? Number 3, the Lord wants the best of our labors. Matthew 19:27-28, then Peter said in reply, lo, we have left everything and followed you. What then shall we have? And the Lord said, everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and inherit eternal life.
Huwag po kayong magmadali na iwan ang inyong mga kamag-anak sa pagsunod sa Panginoon. Mas magandang kasama natin at dala natin. Ano pong sinasabi? Kung talagang abala and it is hopeless, dapat alam natin kung sinong uunahin. Kung minsan may kapatid tayong nagtampo dahil na born again na tayo, mukmuk, anong mukmuk yung kapatid ko, hindi na ako kinakausap. Ayaw mo pa ba ng kapalit? Eto halos 200 kapatid ang kapalit. Kaya sabi niya, I will return 100-fold. Kung minsan itinakwil ka ng iyong ninang dahil nagigang born again, ayaw mo pa bang ninang tong ubod ng daming ito na bilang kapalit? Pero hindi natin sinasabing talikuran natin sila. Dapat gawin natin lahat ng magagawa para makasama natin sa faith. Pero alam mo naman kung kailan dapat na medyo mag-dedicate ka na at tigilan na ang kapipilit kung talagang napakabigat. Sabi, blessed are you when you put God first. So the Lord wants the best of our labors and the best of our relationships. How do you rate? Sa third point. We have a fourth item. The Lord wants the best of our loyalty. Luke 9:23 and 24. And he said to all, if any man would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever will save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will save it. How loyal are we to God? How much do we deny ourselves? Alam niyo po, may mga alam ako, mga estudyante, kumisa nag-i-skip ng isang merienda para makapag-donate sa isang missionary work. May mga pamilya akong alam na kumisan, merong day sila na ang simple-simple ng kinakain kasi yung masisave nila, idinodonate nila sa isang Christian organization. How much do we deny ourselves for the sake of the work of the ministry? Rate yourself, mga kapatid. That's the fourth item. By now, kung nakaka-perfect score kayo, dapat 80 na. Do we treat God as God? Kung sabi natin, Lord, God, pero hindi naman siya ang nasusunod sa ating buhay, tayo naman. That is hypocrisy. Sinabi ng Lord, turn right. Ipinipilit mo, Lord, turn left na lang. Sinabi ng Lord, stop. Sabi mo, Lord, slow down na lang. Huwag naman stop. Sinabi niyang go. Sabi mo, mamaya na lang. Tapos ang lakas ng loob mo sabihin, Lord, Lord. That's hypocrisy. If you don't obey God, you are Lord of your life. How do we treat God? Do we treat God as a disposable healer? Pag lang may sakit ka, tsaka mo naaalala. Disposable provider, pagka lang may need ka, tsaka mo naaalala. Pag meron na uling na-i-provide, nakakalimutan na ang Diyos. There is a second truth that I want to leave. The first was, nothing that is placed on God's altar can be lost. There's a second truth. And this is very true. Most of us never get God's best in our lives simply because we do not give Him our best. Hindi naman best natin ang ibinibigay, hanap ka ng hanap na ibigay sa'yo ni Lord best. Deserve before you desire. Give God your best before you ask Him for the best that He can give you. And this is the fifth item that I want you to rate yourself, mga kapatid. Who or what is the Isaac of your life? Are you willing to put that Isaac second to the Lord? God is asking you to surrender, to offer your Isaac. Matthew 10:37-38, he who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow me is not worthy of me. He who loves a person, a thing, an idea, a habit, a belief, a position, whatever it is, more than God, is not worthy of God. Are you willing to submit your Isaac in God's altar? Rate yourself and total your score. Between you and the Lord, you know your score. What does the Lord want from us? The Lord wants our three T's. Time, talent, and treasure. Quality time. Hindi yung aantok-antok ka na at saka mo ibibigay sa Panginoon ng pag-aaral, hindi wala ka na talaga ng pag-aralan. Kung kailan ka pagod na, matutulog na lang at saka magpe-pray, kaya nakakatulugan ng prayer. Quality time and prompt time, hindi pa huli-huli. Lagi nating inuulit yan dito. When the Lord of Lords, ang ating ka-appointment, we must arrive on time. If we are decent before the Lord, if we are decent Christians, don't come late. Kung kayo choir, come on time for your practice.
Kayo yung mga teachers, come before the class so you can prepare your class. Members kayo, come before the time so that you can help. May practice kayo ng mga singers, come on time and don't be late. If you are decent and self-respecting, don't make it a habit to be late. You are making the King of Kings wait. How dare us? Many times, we make the Lord wait. Bible study, kulang ang attendance. Sunday school, late. Worship service, late. Practice, late. Pag sa rapture, na late kayo, kayo rin. Christians should be decent. Sabi, everything must be done decently and in order. It is indecent to make other Christians wait for you. And so we give the Lord our time. Quality time. Yung gising, hindi yung inaantok. Pag meron kayong ministry bukas, maagang matulog ngayon, nakapahinga, para sariwang sariwa. Hindi darating dito mukhang bangkay. Wala na tuloy masabi, namamalat na, wala nang maibigay. The best of health, inuubos sa mga outing. Pag nandito na sa church, mga lantang-lanta. The best of our time must be given to the Lord. And the best of our talent. Kailangan natin dito sa church, mga kapatid, ng mga artist, ng mga nagdo-drawing, mga nagle-lettering, gumagawa ng mga bakal, ng carpentry work, mga magtuturo, mga musician. We need all your talents here. If you are not submitting your talent to the church, somebody is getting cheated. The Lord gave you your talent, hindi lang para sa iyong sarili. Binigyan niya yan para gamitin mo sa church. If you are not using it, you are cheating God. Yung iba, ginagamit pa ang talent, lalo sa paglayo sa Diyos at sa pagmamataas. And then the Lord wants our treasure. Sabi sa Bible, you brought nothing into the world and you cannot take anything out of the world. Everything that is in our possession belongs to God and it was given by God. And God is asking for our tithes and offerings. I am not asking. This church is not asking. It is a command of the Lord. And it must be taught on equal footing with John 3:16. Pareho lang silang salita ng Diyos. We teach salvation and giving with equal boldness because they are equally words of God. The Lord wants our treasure. And the Lord is not interested about how much we give. The Lord is interested about how much was left after we gave. The Lord wants those relationships, those habits, those vices, laziness, selfishness, pride, materialism, all of that, the Lord is asking, put them on my altar and submit them to me. In closing, have we already submitted our Isaac to the Lord or not? If not yet, the Lord is asking for it. If you are not getting the best from God, you are probably not giving Him your best. And remember, whatever is placed or surrendered on God's altar can never be lost. I like to ask you to be alone with God, close your eyes and bow your heads, and be with God and be alone with God. Tinatawag ngayon ng Panginoon, give up your Isaac. Are you going to prove your truthfulness? Igi-give up mo ba ang katigasan ng ulo mo? Igi-give up mo ba ang mga maling relationship? Mga maling bisyo? Maybe a sin? Maybe habit? Yung lagi na lang late? Yung lagi na lang nahuhuli? Lagi na lang nagpapabaya? O meron tayong isang ugali na ayaw ng Panginoon? O meron tayong isang ginagawa na ayaw ng Panginoon? I like you to raise your hand. If you have something to give up to the Lord, He's speaking to you. And we're going to pray for you. Okay, you may put down that hand. Thank you. The Lord sees that. Yes? Alright? Sino ba dito ang perfect? I think only perfect people are the ones that have nothing to give up to God. God is asking for our Isaacs. Are you willing to make that commitment now? Who else? Hey, praise God, He sees them. Put them down, please. Thank you. Sino pa? May i-give up kayo na maling habit, maling relationship, a sinful life, a sinful habit, maybe. Praise God, you may bring them down. Sino pa? I will invite all of you to please stand with me and we're going to pray. Like Abraham, we're going to surrender these things to the Lord and we will be set free from wrong love and from wrong relationships and from wrong habits and from wrong lifestyles. Let's submit them to the Lord and I'm sure that the Lord is going to honor this commitment. Aming Ama, salamat po sa iyong pangungusap sa puso ng bawat isa. Alam mo, aming Ama, ang iginigive up ng bawat isang nagtaas ng kamay. Maaring ito ay maling ugali. Maaring ito ay maling relationship. Maling mga asal, mga habits.
Panginoon, maaaring ito ay pagkukulang sa paglilingkod sa iyo, pagdaramot sa iyo, Panginoon, ng time, ng talent, ng treasure. Maaaring ito, Panginoon, ay katamaran. Maaring ito ay mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Alam mo, Panginoon, ang bawat isang puso na narito ngayon, tanggapin mo, Lord, ang igini-give up na ito. Accept all of this that are being given up at your altar. May this be offerings acceptable to you, O Father. May this be pleasant, acceptable, and perfect. Take away all of this. Burn them on your altar, O Father, and take them away from our lives forever. Set these children of yours free from whatever they have given up, so that they may be used mightily by you and by your power for the furtherance of your kingdom. And Father, if there's anybody here now who is not yet a born-again Christian, meron kaming kasama, Panginoon, na hindi pa tumatanggap sa iyo, hindi pa nakakakilala sa iyo ng lubusan as a person, at hindi pa nag-give up ng kanilang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan, Panginoon, kumilos ang iyong Holy Spirit right now and set these people free from ignorance. Set everyone free from the hold of the false and let your truth liberate everybody. Mga kapatid, kung meron sa inyo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kung hindi pa nagsusuko ng inyong buhay, hindi nyo pa tinatanggap personally ang Panginoon Hesukristo as Lord and Savior of your life, this is the time to accept Him. Ask Him into your life. Humingi ka, kapatid, ng tawad sa iyong mga kasalanan, buksan mo ang iyong puso and welcome Christ in your life as Savior and as Lord, and be committed to obey Him all the days of your life. We have led sinful lives in the past, and those sins never made us happy. Those sins always left us guilty and empty. This is the time to give them up and have a brand new life. Mga kapatid, in a minute of silence, yung may mga i-give up sa Panginoon, be alone with God and give them up in a personal prayer. At yung mga gustong tumanggap sa Panginoon ngayon as Savior and Lord, makipag-usap kayo sa Kanya. Siya'y nakikinig. Kumakatok siya sa pintuan ng inyong puso. Papasukin ang Panginoong Hesukristo as Savior and Lord and be part of His great family. In a minute of silence, let's be alone with our Maker.